Yo, what's up mga tropa? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating printing channel at nakikita nyo naman dito sa isa nating camera, meron tayong isang laminating film, meron tayong isang long squeegee or kung ano man tawag dito, basta yung pangkaskas. At meron tayong tissue or pwede kayong gumamit ng mga damit or kahit ano mga maayos na basahan. At meron tayong vinyl sticker dito at magde-demo tayo mamaya-maya. Pero bumalik muna tayo dito sa ating subscribers, dito sa nag-comment sa atin. Sabi niya dito, kapag po ba cold laminating film, okay lang na walang machine. So yun yung tanong niya. So kaya ngayon magde-demo tayo kung paano mag-cold laminating kapag wala kang machine. And then ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga laminating na iiwasan ninyo. Eto, nakikita nyo tong tig to 200 na to, and then yung tig pa 500. Etong mga laminating film na nakikita nyo dito, iwasan nyo na tong mga to dahil mabibilis masira yung mga yan. Hindi yan pwede pang mga heavy duty. Pero kung nasa sa inyo, kung gusto nyo subukan, kung pwede naman kayong bumili ulit once na nasira, edi napadoble pa kayo. Pero kung susundin nyo, yung sinasabi ko na wag na kayong bumili neto, edi nakatipid kayo, pero ang bilhin nyo na yung mga ganitong laminating. Napaka heavy duty neto, kahit isang araw mo yan gamitin, tuloy-tuloy, 24 hours, hindi yan masisira, no? Medyo one time nga may nangyari sa akin, naiwanan ko na bukas magdamag. Sobrang init niya, and then kinabukasan ko na napatay, and then okay naman, okay na okay pa rin. Syempre, lahat naman ng mga equipment, may mga hangganan yan, pero so far sa akin, yung ganito kong laminating film ay, kung hindi ako nagkakamali, almost 5 years na siya sa akin. Diba? Kung ikukumpara mo dito sa mga tig to 200, nako, mapapadoble ka ng bili. At eto na nga, mag-proceed na tayo dito sa ating gagawing cold laminating kapag ka wala kang laminating machine. So, syempre, kanya-kanya tayo ng mga technique. So, ituturo ko muna sa inyo yung mga iba na ginagawa nila. So, dito, ang ginagawa nila, minsan, ginuguhitan nila to para mabilis nilang ma-peel or matungkab yung kanika nilang mga laminating. Pero ang gagawin natin, ganito. Ginagamitan lang natin siya ng kuko, although medyo mahirap minsan, pero pagka nakuha mo naman na yung right na spot, mabilis mo nang makukuha to. Tapos, hindi ko siya sinasagad na talagang tuklap na tuklap. Kumukuha lang ako ng ganito. Pagka na ganyan ko na, ibinabaliktad ko siya. Tapos, tinitiklop ko dito. So, makikita nyo, ganito na yung mangyayari sa kanya. Kukuha ka ng konting part. Yung iba, kanya-kanyang mga diskarte. Ito yung nakita ko talaga na pinakamagandang technique. Kukuha ka muna ng kukonte na ganyan. Tapos, tsaka mo siya ididikit dun sa pinakatap. Siyempre, tatantyahin mo lang. So, ganyan. Tapos nyan, ilalapat mo lang ng maayos dito, tapos ilalapat mo ng maayos doon. So, okay na yung ganyan. So, ang gamit ko nga dito, etong long na squeegee. Pero nasa sa inyo kung gagamit din kayo ng mga ganitong maiikli lang. Pero mas maganda, syempre, yung mga ganito, yung mga long. Pero kung wala kayong long na mga pangkahig, kahit ruler siguro na mahaba, ipapangkaskas nyo lang yan. Kakaskas nyo lang siya all the way. So, dahan-dahan or pwede nyong isang mabilisan din. Ganyan, kung nakikita nyo. So far, nakiskis na natin yung konti, diba? At hindi tayo gumagamit ng laminating na machine. Pero syempre, may mga pros and cons din yan. So, magiging bad effect lang neto, medyo yung paggamit mo ng mga mahaba na ganito or yung ruler, maaaring ma-scratch yung surface netong cold laminating film mo. So, kaya yung iba ang ginagamit, basahan o kaya mga tissue, ginagawa nila, kinikis-kis lang nila time to time. So, ganyan, no? Papakita ko sa inyo. So, dito, iaangat nyo lang to or tatanggalin sa pagkakadikit, tapos unti-unti nyo siyang kikis-kisin ng ganito. So eto nga, no, nakikita nyo medyo sumablay tayo dito sa party na to. Eto yung magiging cons ng paggamit nyo ng mga basahan or mga ganito. So ganito, nakaka-scratch pagka kinakahig mo. Pero syempre, kung meron ka namang mga pwedeng idikit na tela dun sa pinakapangkahig mo, syempre mape-prevent yung mga scratch. So dito naman sa paggamit ng mga tela or mga kahit anong soft na fabric, sa pagkiskis mo ng ganito time to time, ganyan kasi yan eh, kikiskis mo ng ganito habang hinahatak mo to. Ayan o, gaganyan-ganyanin mo yan.
konti-konti. Sana nakikita nyo sa isa nating camera, no? Ayan. So, huwag nyong bibiglain ng hatak. Kagaya dito, nabigla natin ng hatak. Hindi maganda yung pagkaka-laminate niya. So, ganyan. Konti-konti lang. Tapos, kiskisin nyo ng ganito. So, dito talagang tsatsagain nyo kung wala kayong laminating na machine. So, sana nagigits nyo yung ginagawa ko, no? So, tuloy-tuloy yan. Kung wala kayong laminating na machine, kiskis kayo ng kiskis dyan. Gamit yung tela or kahit ano mga basahan na maayos. Pero, syempre, kung nagsisimula ka pa lang, kung wala ka talagang pambili ng machine, tsagain mo muna sa paggamit ng ganitong mga manual-manual. Pero, kung nakaipon ka na at meron ka ng pambili ng laminating na machine, syempre, ang bibili hin mo na yung mga heavy duty na laminating na machine para matagal mong magamit. Kasi ganito, pag ito yung binili mo, talagang ewan ko na lang kung hanggang ilang linggo nyo pwede ito gamitin eh, no? Pero kung isa ka sa mga bumili ng mga ganitong laminating na machine, yung mga mumurahin, at buhay pa yung laminating machine mo, ay good for you. Good for you talaga para sa'yo, no? So, ayun, sana natutunan nyo kung paano mag manual laminating kung wala kayong laminating na machine. So, huwag nyo nga bibiglain dahil papangit yung pagka-laminate niya. Kailangan talagang consistent yung pagkakakiskis nyo. At kung ganito naman, isang diretso agay na ito. Ngayon, isang diretso na ganun, 'di ba? At sa pag-cold laminate naman, kapag meron na kayong laminating machine, 'di ba merong mga temperature 'yan, makikita nyo, meron siyang temperature dito. Hindi nyo na kailangan pang lagyan ng temperature, basta iset nyo lang sa cold laminating yung inyong mga laminating machine. At inuulit ko, hindi nyo na kailangan lagyan ng temperature yung potentiometer, yung pinipihit, hindi nyo na kailangan pang lagyan 'yon. Basta stay lang yon sa zero at naka-switch siya sa cold laminating. Kasi dati hindi ko talaga alam yung cold laminating. Ang alam naman talaga lang natin kapag sinabing laminate, ayun yung sa ID. Pero dito sa printing business, talagang mai-introduce ka sa cold laminating na meron palang ganun. At hindi lang sa mga sticker ginagamit yung cold laminate, ginagamit din siya sa mga photos. Kapag halimbawa nag-print ka ng photo paper, para kung gusto mong mas tumagal yung lifespan nung pinaka-print out niya. Halimbawa nag-print ka sa photo paper, dye ink lang yung gamit mo, mas mape-prevent yung pagbilis nung pagkupas niya, no? Medyo tatagal ng maayos yung kanyang print out, hindi agad-agad magpipaid. Pero kung exposed na exposed siya sa araw, syempre magpipaid talaga siya. At nakadepende din sa mga printers na gagamitin nyo kung gaano kabilis mag-paid. So, next video siguro tatalakayin natin yan or kung kailan man. Pero sa ngayon, ito muna yung topic natin sa pag-cold laminate ng walang machine. Shoutout sa'yo na Rieto sa pagtatanong neto. No, sana natutunan mo kung paano mag-cold laminate. At okay lang naman kung wala ka pang machine, kung nagsisimula ka pa lang. At mag-ipon ka na lang kung meron ka ng reps, tsaka ka bumili ng laminating machine, talagang mas mapapadali yung iyong paggawa ng mga stickers or kung ano mang ginagamitan ng laminate. So, ayun lang. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Shoutout sa'yo, no? Tuloy-tuloy mo lang yan, yung printing business. At tandaan nyo, mga tropa, iba ang printing business, iba ang buy and sell business. Huwag mong sasabihin katas ng printing kung hindi ka naman nagka-craft. Kung nagka-craft ka man, ay isa lang yung produkto mo. Hindi mo mas sabing katas ng printing yan. Puro ka buy and sell yan, Idol Rappi. Iba ang katas ng printing, iba ang buy and sell. Like, share, and subscribe, at huwag magpapauto sa mga Poncho Pilato dyan, somewhere out there. Mabuhay ka, Ritz. Shoutout sa'yo, research is the key. Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento lahat ng porsyento, sinadya mo na masolo. Bakit ka ba